spend an overnight sa pinaka-haunted na bahay sa buong Pilipinas, ang La Peral White House. Ay, namatay! Namatay pa rin. Sabi ko sa'yo, tutukan mo yung pintuan. This house was built in the 1920s and owned by the La Peral family. Owned by Don Roberto La Peral and Doña Victorina La Peral. Ginawa nila itong bahay na to para gawing rest house dito sa Baguio City. At nung World War II naman ay sinakop to ng mga Japanese para gawin nila ang headquarters nila. Ginamit din nila itong kuta o bahay para dito nila gawin ang lahat ng karang to torture at dito nila ginagarote yung mga pinaghinalaan nila ang kakampi ng mga Amerikano. Si Doña Victorina ay namatay habang World War II habang si Don Roberto naman ay namatay sa pamamagitan ng pagkadulas. The most creepy part is malapit lang tayo sa lugar kung saan siya mismo namatay. Pagdating namin sa lokasyon, nag-alay kaagad kami ng kandila, dasal at atang para sa mga yumao. In-interview na rin namin yung guard para magbahagi ng kanyang mga experience sa bahay na to. Gaano na po kayo katagal dito, kuya? 5 taon na. Totoo ba yung mga sinasabi na may nagpaparamdaw dito? May nakikita daw? Paparamdaw lang. Kaya tumatakbo sa loob, tapos yung ilaw dyan sa taas, bigla na lang iilaw. Sarado yan eh. Ano po yung ginagawa nyo kapag nararamdaman nyo po yung ganun? Baliwala na lang. Sanay na rin kasi. Totoo ba yung pag may pupunta daw, may aksidente, something na gano'n? Yun din yung mga sabi nila kasi yung mag-video sila or picture. Pag babalik sila rito eh, sabi nila, nasira yung cellphone ko, ganyan. Oo. O, yung iba. Yun ang experience ng iba. Opo. Pwede kaya kuya mag-spend ng overnight dito, doon lang kami sa gilid. Hanggang kahit mga hanggang alas 6 lang kami ng umaga. Ganun. Hindi pa pwedeng pumasok sa loob, kaya naman naglatag na lang kami ng tent sa labas para makita kaagad namin kung may mangyayari ba ang kababalaghan. Okay, exactly 5:14 ng hapon and dito tayo sa La Peral House. And since hindi tayo pinapasok, dito lang tayo sa labas. Overnight challenge starts now. 5:22 PM, nakalatag lang namin ng tent and sobrang daming tao. May mga supporter na dumalaw para magpa-picture. Pero habang nag-picture kami, something happened. Habang nag-picture kami, tapat ng La Peral, namatay yung cellphone niya. Bumalik na muna ako sa tent dahil medyo lumalakas na yung ambon. Maya-maya lang, mas lumakas pa yung ulan kaya wala akong choice kundi mag-stay sa loob. Guys, madilim na, pero ang problema ito. Tutubig na dyan? Yung tent, pinapasukan ng tubig. Gagi, men. Basan-basa na yung pet ko dito. Tulo, par. Daming tulo, putra. Basan-basa na dito sa loob. Basan-basa na yung pet ko eh. Kilit namin tiisin kahit lumalakas na yung tulo ng ulan. So, ayun guys, no. Ginagawa namin ang paraan. Mga tumutulo ko dyan. Ano, lakas ng tulo. Ayun na to. Ano? Saan yan? Kutya pwede ka maghugas ang paa? Pero nung dumating na sa point na nababasa na yung camera at equipments ko, naisipan ko na sa kotse na muna kami magpatila ng ulan. Ilagay muna natin sa kotse yung ano. Hindi, mamaya ilagay muna natin sa kotse yung mga gamit kasi mga lente. Kung ngayon, ito yung tent. We decided na ilagay muna sa kotse yung mga gamit and bumalik na lang kami dyan sa tent kapag tumila na yung ulan. Kasi para bang merong someone na ayaw tayong nandyan sa tapat. Grabe. Mahirap doon, boy. Mahirap doon kasi parang ano, naglatag kami doon medyo ambon-ambon pala. Pero habang tumatagal, sobrang lumalakas. Tapos, sobrang daming tulo ng tent. Meron sa taas, meron sa gilid. Ibig sabihin yan, parang ayaw niya na may tao talaga dyan sa bahay na yun nag-i-stay. Basang-basa to, bre. Eto guys, may plastic to. Pwede mo mapiga eh. Kasi naglalawa na talaga doon, di ba, pre? Okay guys, time check. It's 9:51. So, katatapos ng ulan dito sa Baguio. Kung makikita nyo yung daan, basang-basa pa, oh. Hindi namin alam kung anong mangyayari ngayon, pero titingnan namin yung tent kasi ang lakas talaga ng ulan kanina. Katitila-tila lang, parang simula yata 5 nung dumating tayo, nag-set up tayo, umaambon na hanggang 8, 9, ganun. Kinikilabutan ako, men. Ano? Kinikilabutan ako, pre. Parang may... Parang may something lang. May something di lang. Alam. Hindi mo nakikita, pero may something, men. Habang papunta kami dito, isang hindi mapaliwanag na pakiramdam yung naramdaman ko. Parang mabigat na ewan, tapos biglang may nangyari sa flashlight ko. Oh, mamatay. Nangyari. Nakaramdam na ako.
Kagad kami nagligpit ng tent dahil baka pahiwatig na to na hindi kami welcome at ayaw niya kami sa bakuran niya. Sabi ko sa'yo, tutukan mo yung ano, pintuan. Pre, meron talaga. Kasi iba talaga, pre. Tingnan mo. Oh, I'm not joking, man. Hindi ko alam kung ako lang, pre. Yung energy. Parang tinatry niya na ano, warningan. Kasi feeling ko nadi-disrespect siya eh. Kaya kanina, pag-apa ko dyan, kinikilabutan ako, pre. Hanggang ngayon, di nga mawala yung kilabot ko. Sa akin, ano, parang kabay. Parang kaba. Sa akin, yun yung nararamdaman ko. Hindi naman, kasi total, hindi mo na ako nararamdaman yun. Pero, kinakabahan lang ako. Lahat kami, naramdaman yung bigat at takot sa mga pwedeng mangyari. At ang tanging magagawa lang namin ay magdasal. Kaya naman bumalik kami uli sa gitna para magdasal at humingi ng tawad kung may nabulabog man kaming mga espiritu. And alam ko naman, syempre, may faith tayo kay Lord. Di na pababayaan ni Lord. Ang sabi ni TUB kanina, parang may nakita siya sa taas. Anong nakita mo sa taas? Liwanag, pre. Biglang lumiwanag yung bintana. Siguro mapapansin nyo, kanina pa ako nakatingin. Pagbaba ko pa lang, pre, tinitingnan ko kaagad yung taas. Ewan ko kung bakit doon ako nakatingin, pero siguro something na merong ano doon na gusto niya ipakita. Basta doon lang ako nakatingin simula kanina. Tapos nung huling sulyap ko, di ba, kumukuha pa nga kayo. Sabi ko meron akong nakita doon sa taas, ayoko na. At bigla ko naalala habang nagkukwento siya yung sinabi ng guard. May tumatak mo sa loob, tapos yung ilaw dyan sa taas, bigla na lang iilaw. This is the history. Okay, I will tell you this. Dati, may katulong dyan na nagpakamatay. I'm not joking guys, no. Kahit isearch nyo sa YouTube, yung history nyan, meron dyang kasambahay nila na nagpakamatay. Hindi ko alam kung about sa pag-ibig or kung saan. Pero alam ko may nagpakamatay dyan. Yun siguro yun yung nakita mo. Hindi kami mapakali sa mga pangyayari hanggang sa may mga dumating na mga supporters sa taga Baguio at nagkwento na rin sila ng mga karanasan nila dito. Meron kasi yung time, syempre, alam nyo yung gimmickan dito. Amper, di ba? Amper. Inuman kasi dito. May mga kasama ko nun, tapos yung kasama ko nun, parang ano eh, yung magulang niya daw, albularyo. Eh siya, nakakakita siya ng kahit ano. Naglalakad kami dito pa uwi. Eh, doon kami magabang ng taxi, no. Sabi niya sa amin, no. Bigla siyang nanigas, pre. Naglalakad siya, pero yung tingin niya, diretso lang. Tapos sabi niya sa akin, Jones. Sabi niya sa akin, huwag kayong lilingon kasi may bata dyan sa gitna ng daan, sabi niya. Ang nag-iba yung feeling namin lahat. Nung first, dire-diretso lang kami dyan, wala kami napipil. Pero nung sinabi niya na sa amin na parang, may bata dyan, tapos kwan. Tapos may dalawang nandun sa gate, kwan, lalaki tsaka babae. Tinatawag yung bata, sabing ganun. Eh yun, parang kinilabutan ako ngay. Hindi lang once na nangyari yun dito. Gate mismo, mismong gate, tinatawag daw yung bata. Eh di, diretso lang kami ng lakad, kinabahan na kami lahat. Yun, iba na yung feeling talaga. Goosebumps talaga yung nangyari sa amin nun. At pagkatapos niya magkwento, tinry namin puntahan yung gate. Guys, nandito kami ngayon sa gitna. Kasama yung iba nating subscribers na dumalaw sa atin. Iba talaga pakiramdam dito. Parang habang lumalapit ka, lalong bumibigat. Kinukuha. Parang nanghihina nga ako, parang ano. Alam mo yung sa loob-looban mo, parang gusto mo tumakbo ganun pero... Sa oras na to, sobrang kinikilabutan ako dahil napakabigat na talaga. Dito. Kakaiba na pag tumaligod ka. Narinig ko yun. Sa tunog na narinig ng mic ay ibang iba sa narinig namin. Bukod sa aming narinig, mas nagulat kami sa mga sumunod na pangyayari. Tara na, isa tayo. They don't want us here, man. Narinig kami tabi po. Narinig nyo? Kaming tatlo. Ano narinig ka? Doon na lang natin. Sa labas, hindi dapat narinig. Sobrang kalabot ako. Sa iPhone, narinig yun. Laking gulat namin dahil yung iPhone footage na inaasahan ko ay nag-cut into 2. Nag-stop nung may nagparamdam na at nag-record ulit pagtapos. Men, naka-record sobra, nag-cut oh. Oh, sakto men, narinig ko yun last. Kinilabutan ako men, solid. Nag-cut men. Nag-cut to? Kasi hindi ka nag-cut, diba? Hindi ako nag-cut men. Tuloy-tuloy tayo kanina. Kasi... ano to? Oh, papunta pa tayo, man. Nag-cut siya. Hindi na narinig yung ano? Check natin. Putol. Wala dyan. Putol, man. What? Putol. Hindi narinig yung narinig natin. Hindi narinig. Hindi na. Kasi nga last na tong sinabi ko. Ito yung phone ni MJ. Ito yung clip niya. Hindi siya nag-cut. So, ito yung nasa baba na, pababa na kami. Ayan. Hindi na siya nag-cut yan eh. So, ayan. Ito yung bandang dulo. Ilipat ako. Ayan. Ngayon, paglipat niya sa kanan, biglang may boses dun eh.
Pero naputol. Pero naputol. Ngayon, ngayon. Yun yung yun yung boss, nag-bounce na. Ngayon, nag-play ulit. Ito, look at the next clip, bro. Ayaw na mag-play. Yan o. Ay, tatanong na kami kung narinig niyo yun. Naiwasan lang yung narinig namin. Naiwasan lang yung boses. Naiwasan lang yung boss, which is ito, narinig naman. Narinig naman. Baka iba. Baka iba. Narinig. Pero yan parang kaluskos eh. Pero yun boses talaga. Pagkatapos ng mga nangyari, umuwi na sila at dito na rin nagsimulang lumala ang mga pangyayari. Okay guys, time check. It's 12:13. Tinry ulit namin na balikan yung buong lugar and see what will happen. Ang iniisip ko, yung mga guard, paano yun? Oo nga. Diba? Ayun o, tignan mo. Kita ba yung ilaw? Oo, kita. Ayun. May pinapart na to. At habang nag-video kami sa gitna, eh biglang nalobat yung full charge na camera ko. Ah, nalabot. Sa part na to, in-attempt kong bumaba. Pero pababa pa lang ako, dito na siya nalobat at dito na naghang yung camera. Okay, so ngayon, sa phone ako nag-video. Kalagitnaan ng vlog, yung full charge ko. Ito na, kakapalit lang, kapapalit lang, kapapalit lang. Yan o. Ayan, kapapalit lang. And then, naghang na, naghang na. Usually namamatay yan eh. Oh my god. Kata time check ko pa lang, di ba? Kapag nag-content ako, ang bitbit ko lang dalawang battery. Kasi yung dalawang battery, pasok na yun ng 24 hours and overnight. Ngayon, what happened? Kapapalit ko lang ito pag baba ng sasakyan. And ito na yung mangyari. Oh shit man. Na kanina marami pa mga dumadaan ng mga galing party and ngayon unti na lang yung dumadaan. Tingnan nyo naman yung kalsada. 3 AM at niyakap na namin yung tapang at nilibot yung buong lugar. Grabe, basa pa yung jacket ko, sinuot ko na kasi ang lamig talaga. Ang lamig. Ewan ko kita to ah. Kita. Sobrang ano. Yan nung kalamig. Habang papunta kami, ramdam ko na naman ang mabigat na presensya niya. Second gate na. Kanina may mga umaalulong na aso dito. Hindi namin alam kung bakit. Alam niyo naman, pag mga aso umaalulong, it means may nakikita sila na hindi natin nakikita, di ba? Yes, tama. And walang dumadaan dito kanina. So, let's see dito. Iba yung ano? Ayaw na nila sumama. Ayan. Banda rito, iba na yung feeling. Tapos biglang may sumigaw na babae. Ito, takot dito. Oh. Narinig yan? Narinig yan? Teka, ayaw na mag-focus. At sa oras na to ay nahihirapan na mag-focus yung camera ko. Pag ayaw mag-focus, either may nagip siyang something. Lastly, gitna. So dito tayo nakatent kanina. Pumunta ako sa gitna pero nakita ko yung liwanag sa pinto, umalis na rin ako. Sobrang kinikilabutan ako, hindi ko lang pinapakita sa inyo. Shit. Ayoko kayong matakot, kaya hindi ako nagpapakita ng takot. Pero sa totoo lang guys, sobrang nakakatakot dito. Ano man ang misteryong nababalot sa lugar na to, paniguradong dahil ito sa mga nangyari noong unang panahon. Mga taong hindi nabigyan ng ustisya at mga taong karumaldumal at walang habas na pinatay. Naway sa mga darating na taon ay matahimik na ang kanilang kaluluwa at maging payapa rin ang lugar na to.